So today, papakita ko na ulit sa inyo kung ano yung another car na requested, most requested din, aside from the Revo. Even on TikTok, many people are talking about the car to be vlogged and reviewed. So ito na yun. Wait lang. Nasa labas siya. The Land Cruiser. First, before we get the key of the Land Cruiser and let you see all the quirks and stuff of the Land Cruiser LC70, I'll just promote some stuff. I'll just promote some stuff to help out our local scene here, local businesses here in Manila, para at least alam nyo kung ano yung mga gamit na okay for our cars and other stuff. So I'll let you see. So firstly, this one, ever since. This guy is really nice. Maganda yung mga releases niya ng mga clothing line. I always order from him ever since, dati pa, ever since. Yun, itong tie-dye shirt na to, sobrang favorite ko. I ordered two. Kasi nga, sobrang favorite ko yung design niya na to. Tos, this is the back part. I don't know if you can see it. Tos yun, this one's really nice, yung clothes niya. Maganda yung tela. So guys, this is a really good buy when you go. Pag meron siyang mga releases, please do support him. Then for this one naman, ito naman is pristine products there. This one's all-purpose cleaner. Ito yung pinaka-favorite namin kasi this all-purpose cleaner serves as literally all-purpose cleaner. Yung mga interior-wise, yung mga singit-singit, sobrang ganda niyang gamitin. Ito kasi sobrang favorite naman talaga to. Ever since pa dati pa, since he started, we always buy from him. Kasi nga, yun, quality product talaga siya. Yan. Maselan sobre may-ari yan. Glass cleaner, windshield washer fluid, ayan, degreaser, ayan, stump mat. This product is really, really good. Sobrang highly recommended ko to. Itong all-purpose cleaner na to. Lipat nyo lang sa bottle, tapos spray nyo yung mga ganyan. Mga ganyan. Kaya niya kutkutin yan, yung mga gilid-gilid na yan. Sobrang kaya niya yan. Yung mga yan, sobrang promise. This is the best. Order kayo nito. Highly recommended by Manawe Boy. So, another thing. Ito, free lang to. I'll be honest. This was given free. If you saw my TikTok, this is my... Sobrang surprised ako. Sobrang happy ako about this. Kasi binigyan tayo ng ito. Inko na buffing machine. Tapos ito yung pang blower. Even though naman tayo na ito. Ito yung isa, pero syempre gagamitin na natin to. Ito yung power washer. Sobrang good thing kasi sira na yung power washer namin dito sa office. Sakto, pinadala niya tayo ni Boss Lloyd. I'll put the name of the shop here. It's K4L Enterprises. Sa may Evangelista siya. Nagbebenta siya ng mga ganito. If you guys need some pressure washer, go to him. I'll let you see kung paano gamitin to soon pag nandito na yung tao natin to clean the cars. So yun guys. Sobrang babait ng mga tao na to, I swear. Hindi dahil sponsored, pero maayos sila kausap. Hindi sila yung mga ano, masusungit na tao. Even this one, yung ever since, sobrang bait niya si Boss Jerome. Guys, promise, yung mga nirecommend ko, hindi ako mapapahiya. Kasi ako, ayoko rin nagre-recommend ng mapapahiya ako. So yun, these guys are really nice. So yun, let's get the key of the Land Cruiser na para at least ma-start na natin yung kung ano gusto niyo talaga makita with this vlog. Ito, let's go! Ito. This one's the Land Cruiser. Yeah. Hopefully, hindi siya lupan. Quick story about this car. We got this around 2019, I think. Kasi this was the 2019 Lim Bros project. So, yun. This car is really nice. Super bait niya sa amin ever since. The car is really good. Tapos, ang story niya is,
sinwap natin siya ni Kuya. Yung may Celica kasi si Kuya na 01 na orig USDM. I don't know if it's 01. Pero I'll try to find, tapos lagay ako ng photo dito. Hindi ko lang maalala kung ano itsura niya eh. Ay, sorry, yung mismong ST watt niya eh. Pero I'll try to put it here para at least may idea kayo. This Celica was traded to this one. To our friend. Friend din natin yung may-ari neto from Pampanga. So yun guys, nag-add lang tayo ng cash to get this car kasi syempre mas mahal to in terms of value. So yun, pero sayang din yung Celica natin. Maganda yun, orig US yun, orig left. Tapos the car is really really well maintained. Dati pa yung nakuna namin nun is first owner din siya, siya nagparating from US talaga. Tapos yun, sorry about this car. Yun, nakuha natin siya as blue. Dati blue pa to, baby blue. Tapos naka-banana mag sa actually. Tapos ngayon, ito na yung itsura niya. 2019 pina-repaint natin sa to gray, grayish silver, ganun yung ano niya, pinatimpla namin yung shade niya. Tapos yung lower part, ayan, mapapakita ko sa inyo mamaya. Yun yung story niya, nakuha namin sa ever since 2019. Tapos minor tweaks na lang ginawa namin. Hindi na masyadong maraming ginawa kasi the first owner, our friend, already did the majority of the mods and conversion, which he did well. He really did well. So yun, papakita ko na sa inyo yung car, papakita ko sa inyo ano, yung mga ginawa natin and stuff na maganda about him. So yun, maganda about it, sorry. So this is it, the Land Cruiser. It's an LC70. Ayan. Hindi siya rebirth, talagang luma siya. Hindi. So yan, our plate kasi converted to, converted yung atin. We'll be honest about the car. Hindi namin sasabihin kung ano hindi talaga nangyari. So yan, let's start with the front. In front, ano na siya, converted to Mickey Mouse na siya guys. Itong Mickey Mouse na to, Prado kasi talaga to, I'll be honest. KZJ body to, na ginawa na lang HZJ. Kasi yung mga Prado, ito, ano to, square. Ganyan, tapos hindi siya patusok. Mickey Mouse kasi may ganito. Alam ko, tapos bilog yung ilaw. Tapos, nagpalit na lang tayo ng grill na rebirth of 2001-2002 model na Land Cruiser. Basta ito, all palit to. Hood, fender, bumper, grill, everything. Kasi hindi na siya Prado-like. Tapos, yun nga, ito kasama to sa pagpalit. Tapos, this one, firelight. Courtesy of Chris, our friend Chris. Kasi, piyapayaram niya lang sa amin to. So, yun yung firelight. Tapos, ayan pala yung busina. Ayan, the Marco truck horn. Really nice. Tapos, oh by the way, shout out kay TG4STD. Ito yung ano namin, trail group natin. Kasama si Bad Boys Agad, sila King Zook and everyone. Yung mga friends natin about for the 4x4 industry. And trail team natin yan, TG4S. So, yun. Ito yung, well, this sums up the front. Kasi ito, ito pa pala. Naka-ano tayo, extended bumper. Kasi may nakikita ako, tinatanggal nila to. I'm not sure ha, kasi hindi naman talaga ako super galing sa Land Cruisers. Marami kasing Land Cruisers enthusiast. May iba, parang tinatanggal nila to. Ito lang yung nakakabit. Parang may nakita lang akong ganun. Tapos ito, kaya may buta siya. The purpose is for the winch. Pang-winch niya talaga to, pang-winch. Alam ko, ganun yung purpose niya. So yan. Let you see the picture niya sa pag-front. Ayan. Okay. Ayan, ganda, di ba? Really nice. Okay. Tapos sa tires and mags naman. Okay, this mags, lagi ito na pagkakama lang Raguna. But it's not. Hindi siya Raguna. It's ano? Weds mud stain. Okay. Ito kasi, sobrang favorite ni Kuya to. Sa kanya to actually, itong mags na to. Dalawang set to. Kasi sobrang, dati, I'm not sure kung may kagaya dati way back pa. Hindi masyado maraming meron nito. So that's why kung meron siyang chance na makuha to tsaka yung isa pang set, kinukuha niya. Doon ngayon, meron na rin mga nagkakabit na ito. True time, meron na rin. Tapos yun, naka BFG tayo na ano, KM3. Ayan. KM3. Tapos ano to eh, ano ba yung specs nito? Ayan, 285-7516. Yun yung specs natin. Ito ginagamit namin sa highway and everything. Okay naman siya, sobrang, hindi naman siya sobrang ingay and all. May konting road noise pero hindi siya significantly mabubuisit ka. Ayan. Tapos naka tough dog suspension tayo. Ayan. Naka spacers, courtesy of Modi Parts. Punta kayo kay Modi Parts if you need like this kind of stuff.
Lagay ko dito yung ano niya, yung link. Tapos ano siya? Tough Dog meron, I think meron din sila, pero they also carry other brands. So yun. Okay na tayo sa suspension and tires. Okay. Eh no, pansin niyo, ito yung pala yung paint, grayish siya. Tapos ito yung lower part, dinark gray namin siya kasi pag nilayo niyo, ayun oh. Kasi ano siya, past lunch siya doon. So kinda parang shadow lang siya. Pero yun yung purpose namin, para magmukha siyang two-tone na subtle lang, hindi sumisigaw na two-tone. So yan. Oh, by the way, kaya siya naka-shock sa front kasi nga KZJ lang siya. Hindi yung HZJ kasi, muelle yung harap, alam ko. Muelle yung harap ng KZJ. So ito, naka-shocks din yung harap. So mas comfortable siya, I think, in my opinion. So rear, ayan. Yung rear niya, hindi pa kami nagpapalit ng taillight. May konting crack nga actually. Gusto namin magpalit ng taillight, naghanap kami ng white and red lang. So kung may mahanap man, siguro na may ganda presyo, pwede magpalit. So yun, mud flaps, everything, original pa. Tapos this one, may spare tire tayo na SFW, may Butzer. Nakuha natin kay AJ to ulit kasi sinama natin yung mag sa 3-door na ano eh, na Prado natin, dati binenta natin kay Dog Vlogs, kay AJ. Pag buyback natin sa kanya, sinama na niya to. Nakahanap kasi siya ng ano, ayan, one piece lang, pang spare. Kamukha naman nung weds natin, tapos to yung Cooper natin dati, kinabit natin dito. So yan, ayan yung rear niya. At least, di ba, matapang. Tapos, courtesy of Modi Parts of Mr. Offset, ayan. Naka-spacers ni Mr. Offset. Thank you, Mr. Offset. So yun. People keep on asking about the spacers ko, okay lang. Ito, naka-spacers to, pinang-titrail and everything. Yung Z ko, naka-spacers din. Yung BRZ ko, naka-spacers din. They're all galing kay Modi Parts. So, I think yung Modi Parts, Mr. Offset, I think wala namang problema. For me, in my own experience, wala pa akong nagiging problema. So, depende pa rin sa inyo kung anong opinion nyo. Pero for me, it's okay. So, okay. Back to the Land Cruiser. Yan. Tapos, guys, definitely shout out dito sa mga taong to. Ever since again, super thank you. Kasi syempre ito, like, support local talaga ako dito kasi sobrang bait nung guy. And then Toyota story came from Daron. Boss Daron, thank you sa sticker. Manawe boy, of course. Yeah. Okay, this Dynamics is our brand. Tough Dog suspension. Thank you, boss. Thank you, boss Ongs. Tapos Buffing Grime, of course. This guy is really nice. Sobrang solid yung mga buffing shit niya sa atin. Every car, sobrang sulit. Bad Boys Agad, syempre alam nyo na yun. Si Bad Boys Agad. Front Runner, thank you. Grupo Toyota, people. And of course, JDMU, guys. Itong group na to, like, everyone's wanting to get to join this group. Pero syempre, it's yun nga yung slogan nila, not for everyone. So, please build your car tastefully so that somehow, eventually, magiging part na kayo ng group. And it's not just a group kasi talagang solid. Gusto nila kasi, gusto ng JDMU na sobrang solid ng bond ng mga tao na nandun. Hindi yung parang pumupunta lang para sa stickers and everything. Ayaw nila yung ganun. So guys, in terms of JDMU, I cannot answer all your questions regarding it. But yun yung sasabihin ko sa'yo, build your cars tastefully. Tapos, pag na-accept na kayo, huwag kayo yung ano, sticker alis lang, guys. Kasi hindi naman, yung JDMU kasi binsan lang magpa-meet yan. Tapos gusto nila, pag nagpa-meet sila, nakikita natin lahat, masaya tayo kasi ang gaganda ng kotse. So yun, that's my opinion on JDMU kasi people keeps on asking on TikTok kung anong criteria, ano, paano gawin, ganyan. So now, yun yung answer ko, guys. I cannot answer all your questions, all your queries about it, pero yun yung opinion ko about it. Okay? So, back to the Prado again. So yun. Oh, by the way. This one, Woody, Buzz, nandyan lang sila. Ito kasi parang Toyota story nga, diba? So, ayan. Kaya favorite ko ilagay sila dito kasi medyo nakikilala rin sila. Sorry, I cannot answer kung saan nabibili ko to. Well, madali lang naman sa kung saan nabibili. Pero ayoko lang kasi masyado may kagaya nito. So, yun guys. Outer, yan. Oh, by the way, ayan. Side mirrors, ano na rin, Dubai na. Rig left na.
to, taas nga natin. Sino ba ito nakababa? Ah, nung we need... Okay, by the way guys, nakalimutan ko yung sabihin. Yung glass natin, yung front, sobrang daming acid rain. Sobrang hirap kasi pag ganito nga eh. So guys, sinat ko si Glass Monkey. Hanapin nyo siya. I'll try to put the, ano dito, Facebook. Yung Glass Monkey. Guys, pinag-glass detailing ko yung harap. Yung windshield niya cost around 2,500 to 3,000 I think. Ito, kasi nga ang daming sa acid rain, ginawa niya. Tapos ngayon, sobrang nung ginamit ko, sobrang okay. Kasi wala na talaga, as in umambon, tapos nag-wipe ako, okay na. Sobrang galing. So ito, kinuting niya lahat ng salamin. Pag kailangan nyo ng anything glass related, magaling siya. Sobrang selan yan, grabe. Sabi ko sa inyo, siya yung may-ari ng belt ako, nakita nyo sa TikTok ko. Sobrang selan niya. So yan, inayos na niya yung salamin natin. Para hindi na masyadong acid rain. Yun. Ito yung engine natin, naka 1HZ na tayo. So yan. Again, M-Track, courtesy of Hype 1 Garage. So yan. Naka 1HZ na tayo na engine. Tapos yan, KZJ body. Pero yan, everything's Land Cruiser na. Like all the engine, front and everything. HZJ na siya. So, sobrang laki ng ano niya. Inline 6 to. As far as I know, inline 6 siya. So yun guys, ito yung ano niya. Tawag ito intake, ang laki. So yan. Open ng radiator. Everything's big. Kasi nga, inline 6 siya. Tapos diesel, ang laki. Non-turbo guys, non-turbo. So there. Now you know yung engine na niya. So people keeps on asking anong engine niya and everything. So now you know, yan. 1HZ. Interior wise, there you go. Ito yung sidings niya. Ganito yung pin ng mga HZJ. Wait, pakita ko. Ayan, oh, Glass Monkey guys. So yun. Interior wise naman, to original pa yung medyo shiny na nga yung ano yung manibela. So yan, yung gauge and everything. Lahat converted na. Dashboard is orig left-hand drive na. Nandito na yung mga switches. Side mirrors, itong mga switches, itong stocks, everything's converted already. Ito lang hindi na pa nako-convert ng pa left hand kasi alam ko walang original left hand drive na automatic na Land Cruiser 70. So that's why kaya ito nandito pa and everything. But ito napalitan na. Nalagay na rin dito yung switch. So yun. Everything's converted already. So really nice kasi ang mahal mag-convert ng 70. Guys, sobrang mahal ang pyesa, alam niyo 'yan. Alam niyo 'yan. So start natin. Sana mag-start. Oh, ha? Diba? Aircon. So, yun guys. Sobrang happy ng kotse yung to. Interior-wise, ayan yung mga quirks niya. Ito, fog lights para dun sa fire light. Ito, yung wind, yung ano, wiper sa likod. Ayan. So, ito, defogger, idle up and everything. Tapos, ito, hindi na nagana kasi city pang KZJ pa. Ayan, yung salam ko. Tapos yan, pati aircon ducts, nakapalit na. Ayun o, meron ng hangin dito. Cute, no? Ayun o. Actually, walang masyadong stuff tong 70. Kasi luma, alam nyo yun. So yan, pareha sa revo, bakal-bakal siya. Ayun o. Diba? Tapos, 4x4. So yan, may glove box armrest siya dito. Tapos yan, likod, simple lang. Tinanggal natin yung upuan sa likod kasi mas nagkakarga kami compared to ginagamit namin sa as pangkarga compared sa magsakay. Kasi pagsakay, Fortuner na gagamitin. Rear, yan lang. Tapos, so, by the way, ayan o, ginawa natin. Pinagawa natin kay Aves yung aircon. Sobrang galing na gumawa, sobrang pagkailangan nyo ng aircon stuff kay Aves lang. Ito ginawa niya para meron din aircon sa likod kasi ang init. May init sa likod guys. So yun, sa Broadway, yan, JDMU. So ito yung mount natin, simple. Parinig ko rin sa inyo yung sounds. Yan. So guys, everything's here. We'll do a new segment by the way. I'll call it Driving with Banawe Boy. Driving with Banawe Boy, the new segment. Kasi I'll try to bring you around Banawe using the car that's being reviewed para at least makita nyo kung anong feeling i-drive and a little kwento about it. So yun. Guys, we're gonna start the
driving with Banaue Boys segment using the Land Cruiser 70. We're going around Banaue. So let's start here. So the car is really good. Super happy kami sa kotseng to when driving it. Kasi hindi siya mabilis though, pero hindi rin siya mabagal. So nasa sakto lang siya. Ayan. O Banaue, naka-Nina live tayo guys. Para at least medyo maganda yung driving feels natin. So, eto, yan. Happy naman kasi kahit saan ko siya dalhin, like kahit may lubak, kahit may baha, konting, nadadala ko siya kasi mataas yung ground clearance, tapos yung suspension niya maganda, hindi siya matagtag. Tapos, alam mo yun, sobrang happy siya gamitin for me, ha, like on a daily basis. Tapos yung diesel consumption niya just goes around like 6, 7, or 8, or like maybe 5. Around city. Tapos yun, mas gusto niya kasing medyo ginagamit siya na as medyo natatapakan siya rather than yung mabagal tas hatak na naman. Mas gusto niya yung dire-diretso lang na pinong takbo. So yun. Sobrang happy sa kotso yung automatic. Tapos syempre maraming haters sa automatic. Sorry automatic. Pero yun, naka 1HZ siya. Happy siya. Pag yung mga tao na gustong bumili nito ng 70, I really advise kasi sobrang ganda. Sobrang sarap gamitin. Luma nga lang, walang masyadong quirks and features sa loob. Pero guys, it's a really, really nice car. Parinig ko sa inyo yung sounds. Nakanina live tayo. Sounds natin si Audio Essentials. Guys, si Audio Essentials, magaling siya sa mga Land Cruisers kasi ang dami niya nang nagawang sounds sa mga Land Cruisers and malinis siya gumawa, guys. Hindi yung mga paalat-kalat ng wire. Sobrang sela niyan si Audio Essentials. I'll try to put the link in the Facebook here para at least makita niyo ulit. Guys, sobrang solid. Try niyo magpagawa sa kanya if you want like Audio Sense setup and everything. Oh, by the way, kanina pa pala tayo sa Banaue. So here, papunta na tayong Banaue sa may orthopedic. Malapit na tayo sa orthopedic. I'll end my driving with Banaue at I'm thinking about Modi Parts kasi sarado naman sila today, Sunday. At hindi, kasi ECQ pala. Yan, I'll try to end the vlog there para at least alam nyo, malaman nyo kung nasaan si Modi Parts. Kasi we're vlogging the 4x4 car, of our 4x4. So gusto ko malaman nyo kung saan namin dinadala yung kotse namin na 4x4 when it needs like 4x4 needs. So yan guys, ito yung orthopedic. Nasa orthopedic na tayo. Ayan yung Jollibee sa tapat ng orthopedic. Nandito lang siya. Itong literally this intersection, nandito siya. So after mo, ayan yung orthopedic sa likod eh. So after ng orthopedic, ayan na siya, oh, Modi Parts. Yan. Tignan nyo ah, yung gutter na akit. Do, meron lang ano, meron lang. Ayan. So guys, andito tayo sa Modi Parts. Ayan. Driving with Banaue ends here and then I told you, the car really runs well. Parang at least na-feel nyo kung ano na yung feeling ng driving a Land Cruiser 70. So guys, I'll let you see about the kung nasan si Modi Parts Banaue. So guys, here's Modi Parts. Ayan. Modi Parts Banaue. So nandito lang siya sa may orthopedic. Ayan yung orthopedic. Ito yung KFC and yung Jollibee. So there, nandito siya. Modi Parts Banaue. So guys, if you need like 4x4 needs, go here. Sobrang okay. Alam nila. Look for Dimitri, guys. He knows Banaue boy. So alam niya na kung anong gagawin, kung anong kailangan nyo. Guys, we're ending the vlog here. Guys, babalik na rin ako Banaue. Guys, thank you again. Two words, thank you. Thank you for watching this video. If you like it, please do like our video. Subscribe here in our YouTube. Tapos, please
like nyo na rin yung unfollow natin nyo na yung Instagram and Facebook page, Banawe Boy, no space. Guys, really thankful. Thankful ako sa inyo. Sorry kung medyo mahaba yung video ngayon, but I'm trying to cover every aspect that we can talaga para at least alam ng mga viewers ko anong saan dadalhin yung mga kotse nila and everything. So guys, again, thank you, thank you, thank you, thank you. See you on to the next vlog. Thank you, guys.